And what's up mga kakwentuhan? Ako na naman ay nagbabalik para sa ating segment na kwentuhan with Fort Portea. Okay, sa segment na to ay pag-uusapan natin ang mga tungkol sa mga bertud, agim at anting-anting. At magkikwentuhan rin tayo ng mga hiwagang nangyayari dito sa mundong ating ginagalawan. So, bago muna pag-usapan ng ating video topic, ay babatiin muna natin isa-isa ang mga napili ko for the shoutouts. Yan. Kaya kung gusto nyo magpa-shoutouts, ay comment lang po kayo sa comment box. So, shoutout kila Arvin Urubia, kila Rico Mori, Ian Adriano, Daddy Joe DTV. Yan, si Daddy Joe DTV, meron po yung mga uploads ng mga music videos na pwede nyo panoorin. Yan, si Ken Cabusas, kay Emily Bustamante, kay John Ortalis, at kay Yan si Iya. Yan. So ngayong pag-uusapan natin ngayong araw na to ay tungkol sa isang bertud. At itong bertud na to ay mahanap nyo sa mga pusa. Unang-una sa lahat, itong pagkukuhanan ng bertud na to para sa akin ang hindi pinaka makatarungan. Yan, hindi makatarungan itong pagkuha ng bertud ng pusa. Dahil kailangan mo ng buhay na mawawala bago ka makakuha ng ganitong klaseng agimat. Ibig sabihin ay ikaw ay papatay ng may buhay. So para sa akin ay huwag mo na lang ito siguro gagawin dahil kawawa naman ng mga nilalang na to. At ituring mo na lang itong video na to na isang educational video. O, hindi ko to minumungkay para sa marami na gawin ito. So ano nga ba ang bertud ng pusa? So well, ang pagkakaroon ng bertud ng pusa ay isa rin itong parang kabal. Ibig sabihin ay hindi ka tatablan ng anumang puwersa na manggagaling sa baril o anumang matatalas na bagay. Ibig sabihin ay tatalbog lang sa iyo ang bala at hindi ka matatablan ng mga matatalas na mga gamit. Tulad ng patalim, itak, ganyan. Well, marami naman tayong napapanood na klaseng video na pinapakita na hindi sila natatablan ng baril. O kaya kapag nilalaslas ang kanilang mga balat ay hindi naman sila nasusugatan. At isa ang bertud na to sa mga nakakagawa ng ganong kakayanan. At ang agimat na magmumula sa pusa, ang tinutuling din nilang tagabulag. Ibig sabihin ay hindi ka makikita ng tao na bibigyan mo ng orasyon. At kadalasan, itong tagabulag na agimat ay ginagamit ng mga kawatan sa kanilang mga operation, sa pang-akyat bahay, pang-hold up, mga ganyan. Kaya naman, karamihan sa mga taga-probinsya, pag sila ay napunta sa Maynila, ang mga nalaman nilang mga lihim na karunungan
ay ginagamit nila at inaabuso sa kasamaan. At syempre dahil taga-probinsya sila, sila nakakaalam ng ganunang bagay, di ba? So wag tayo masyadong lalayo sa topic natin. So pag-uusapan natin itong birthhood ng pusa. At paano nga ba makakakuha nito? So bago natin pag-usapan yan, ay pasintabi po sa mga may alagang pusa at sa mga kumakain dahil masyadong maselan ang inyong matutunghayan. At kung ikaw ay handa na, ay atin na alamin kung paano makuha ang birthhood ng pusa. Ang unang-una mong gagawin ay dapat mag-alaga ka ng puting na kulay itim na pusa. Okay, so kailangan makahanap ka ng kulay itim na kuting. So mga kakwentuhan, bakit po kulay itim na kuting? At bakit nga ba kuting? Inilip po natin ang kuting dahil yan po ay papalakihin po natin. Kailangan ay mapalaki natin to at kailangan ito ay mapaamo natin. So ibig sabihin, ang itim na pusa na to ay pag inalagaan natin ay magtatagal ito sa atin dahil syempre alagaan natin to. Dahil ang pag-aalaga ng pusa ay maraming mga pamahiin na nakakabit. At marami mga swerte itong nakakabit din. At kapag malaki na ang pusa ay kailangan mong kumuha ng isang palayok. Palayok na kasyang kasapat para kasya ang pusa pag ito ay pinasok sa loob. Yan. Ang susunod po natin gagawin ay ipapasok natin ang pusa sa loob ng palayok at ipapasok natin ito ng buhay. At tatakpan nito at ibabalot sa kulay itim na tela. At pagkabalot ng puting tela ay itatali ito ng lubid para hindi makaalis ang pusa sa loob ng palayok. At kapag ang pusa ay nasa loob na ng palayok, ay pupunta ka sa cross na daan. At doon ay ililibing mo ang nasabing palayok. Pero marami nagsasabi na mas mabisa itong gagawin kung ito ay ibabaon mo sa loob mismo ng sementeryo sa oras ng alas 3 ng Biyernes Santo. Doon mas magiging mainam ang magiging agimat. At uhukayin mo ito ng kasing haba ng iyong braso. Yan. Magkaba. Sapat na lalim para hindi marinig ang pusa kung ito ay mag-iingay. At kapag nailibing na ang palayok na may namang pusa, ay babalikan ito ng isang taon. O mga kwentuhan, no? Kaya sinasabi po natin na hindi ito makatarungan dahil syempre ililibing mo ng buhay yung pusa, kawawa naman, diba?
imagine mo naman kung ikaw yung ililibing ng buhay. Napakahirap nun kasi unti-unti ka mamamatay dun. Pwede mo naman itong balikan ng 40 days para hukayin, pero mas mainam talaga kung ito ay babalikan mo na lang ng eksaktong isang taon sa araw din ng Biyernes Santo sa oras ng alas 3 ng madaling araw. At sa oras daw uhukayin mo na ito, ang pinakamahalaga ay magsama ka ng isang bata. O mga kakwentuhan, magsasama po tayo ng bata. Yung bata na sapat na magsabi ng na pwede mo nang makausap. Malalaman nyo kung bakit. At kapag kayo ay nandun na sa nasabing sementeryo, ay balikan kung saan mo ito inilibing. At kapag nahukay mo na ito, ay kunin mo ang mga buto nito isa-isa. At isa-isa mo rin itong ipakita sa harap ng bata. Yan, sabihin kukuha tayo ng mga buto sa loob ng palayok, no? Kasi syempre patay na yung pusa. Kukunin natin yung mga buto nun at ipapakita isa-isa yon sa bata. At kapag merong buto na hindi niya nakita, na hindi niya nakikita, ayun na ang sinasabing bertud. Yun na po ang sinasabing agimat kapag meron siyang buto na hindi nakikita pero hawak mo. At kapag hawak mo na ito, para sa'yo lang mapunta ang bisa, ay ito ay iyong kakagatin. At sa oras na ito ay iyong makagat, ay nasa'yo na ang bisa ng bertud ng pusa. So nasabi ko kanina kung ano yung mga bisa nito, no? So ito ay nagbibigay ng kabal. Hindi ka ito matatablan ng anumang bala, anumang talas, ng itak, o anumang mga bagay na matatalim, hindi ka matatablan. At ito rin ay magandang orasyon para sa tagabulag. Nagamit rin itong bertud ito para sa mga tagabulag. At yung orasyon na yon ay may proper na orasyon. So hindi ko po yun ipapakita sa inyo. Siguro ay maaari niyo po itong mahanap o mapagtanungan sa mga mang-aagimat. At kapag ikaw ay meron ng ganitong bertud ng pusa, ay habang buhay na itong nasa iyo, hanggang ikaw ay mamatay. Ibig sabihin, ay hinding mo ito pwedeng ipamana kahit kanino. O yan po, mga kapatid, kung paano makukuha ang bertud ng pusa at kung ano ba ang kapangyarihang taglay nito sa magmamay-ari nito. Sa mga meron ng ganitong klaseng bertud ay hindi ito pwedeng ipagyabang. Dahil kapag pinagyabang mo to ay mawawalan ito ng bisa. Bawal rin ito sa mga lugar na kung saan ay mayroong sugal. At bawal iinom ang taong may pag ito ay daladala mo, ay dapat iwan mo na lang kapag ikaw ay iinom. So yan mga kakwentuhan ang ating video topic ngayon na tungkol sa bertud ng pusa. At ikaw, kung kayo naman ay may mga comment and suggestion tungkol sa ating topic, ay please comment lamang sa comment box
At kung ikaw lamang ay bago dito sa ating channel, ay please subscribe na rin para ikaw ay laging updated sa mga susunod pa natin mga kwentuhan. So muli, ako pala si Bert Ortea, and see you sa mga next na mga videos. And bye-bye!